Hello guys, welcome back to my channel. So yun yung nagawa tayo ng portrait ni Kong at Ruby. So pag nag-start ako ng aking drawing, gumagawa muna ako ng guidelines ko. Yun, gumagawa ako ng mga grid, which is nandun sa previous video ko. Pwede nyo panoorin, nilink ko na lang yung video sa baba, sa description box. So in-outline ko na yung mukha ni Kong, no? Disclaimer lang, hindi po ako ganun ka-professional mag-drawing, pero I try my best na maging kamukha talaga. So yun nga, no, as I said dun sa video ko previously, na dapat i-outline nyo lang siya based dun kung sa locate yung details ng mukha. So ayan, nag-outline na tayo kay V. Medyo nahirapan ako sa mata ni V dyan. Kung makikita nyo, parang in-outline ko pa siya ng ruler kasi parang hindi siya naka-align, ewan ko. Tapos yun, and after kong i-outline ng ruler, ayun, inumpisa ko na ulit yung mata niya. So akala ko talaga hindi magiging kamukha, pero okay naman, may kamukha naman. So yun na, nag-shade na ako dyan sa mata ni Kong. Kasi usually dyan talaga ako nag-shade nung unang part sa mata, talaga ako lagi nagsimula. And ayan, nakikita nyo na yung shading niya. Guys, kung mas prefer nyo i-shade mo na yung buong mukha, pwede naman. Ako kasi usually ang prefer ko, box to box ko siya sinishade and then biniblend ko siya part by part, para mas maging okay yung shading ko. And then tsaka nilagay ng mga dark side yung skin tone niya. And then nakikong na tayo. Medyo nahirapan din ako dun sa may bandang ngipin ni Kong, kasi parang baka hindi mag-align yung ngipin and hindi maging kamukha, at saka baka mas sobrang madarken ko yung sa labi niya. Pero ayun, okay naman siya guys. So yun guys, pag gusto nyo magawa ng mga highlights dun sa mga mukha, pwede nyo gamitin yung pambura nyo. Yan, kung nakita nyo kanina, nilagyan ko lang siya ng highlights gamit yung pambura ko. And ayun, nasa doon tayo sa leeg ni Kong. Medyo malambot na natin matapos si Kong, no, nakikita natin yung mukha niya. So next nyan, nakikita natin yung paggawa ko ng buhok. So mamaya guys, sa paggawa ko ng buhok, ayan, nakikita nyo, gumagawa muna ako ng manipis na shade dun sa buhok niya. And then sinusundan ko yung alignment ng buhok niya. Then kinatuan ko ng panibagong shade, mas makapal, para makita yung buhok. And then papatuan ko ulit ng mas makapal, para ma-detail na yung buhok na guys. After nyo patungan ng makapal, lagyan nyo ng mga details guys yung buhok, para maging more realistic. So yun, pinatuan ko na ng makapal na shade yung mukha ni Kong. Ayan, may dalawa siyang nunal sa mukha. So pinatuan ko siya ng papel para hindi mas match yung mukha ni Kong dun sa kabila kapag drawing ako ng iba. Kasi minsan bumababoy siya guys, nag-smudge din siya. And then ayun, nawawala na yung details ng mukha. So kay B naman tayo. So yan, sa ilong na tayo. Hindi ko na masyadong sinid ng sobra yung mukha ni V. Yung mga dark skin tone na lang yung sinid ko, kasi maputi kasi siya dun sa feature. So yan, nasa ilong na po tayo. So guys, pagkatapos nyo sa mukha, sinusunod ko na dun yung buhok. And katulad ng ginawa ko kay Kong, nag-uuna muna ako ng first layer sa paggawa ng buhok niya guys. Magawa ko ng manipis na layer. Ayan. Tapos sapatuan ko siya ng pangalawang layer and then pangatlong layer para mas kumapal siya dun sa mga dark side ng buhok niya. And after nyo lagyan ng dark side yung buhok niya, lagyan nyo na ng details. Ayan, kung nakikita nyo dyan. And yung buhok niya medyo in-outer ko lang dun sa may border. Medyo nilabas ko lang siya. And dun na tayo sa damit ni Kong. So sa damit ni Kong, katulad na ginawa ko sa buhok, ginawan ko muna siya ng first layer na manipis, then papatuan ko siya ng pangalawang layer para mas kumapal at ma-detail yung damit. So yun, nilagyan ko na siya ng border guys. And sa pag-border guys, depende sa inyo kung gaano kalaki, kasi itong gawa ko is medyo maliit lang siya. Sakto lang siya sa middle nung sketchpad ko. So sinishade ko na yun sa background para mas specify yung mukha nilang dalawa. And ayan, tapos na. Gumagawa na ako ng aking didawidang pirma. Akala mo naman talaga. Yun, sinasabi ko na nga ba. So yun guys, thank you for watching this video. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell kapag nagustuhan nyo itong video ko. Bye!